First time ko nakakita ng repolyo yung ganito pa ang mga repolyo dito. Ganyan po ang repolyo talaga, no? Yan dito ba? Pag oh. Kasi sa amin po ang repolyo pag ganun. Bilog. Ang ganito. Mushroom. Bulba. Yan ang ano, masarap yung sasaging. Maraming yan din. Yan ang mushroom lang ano. Ang galing. Magkano? Yan, isang magandang buhay. Metro Mercado, Davao City, mga ka-farmer. Ang papasyalan naman natin ngayon ay ang kanilang bagsakan ng gulay. Silipin natin. Dahil nanggaling na po kami sa Bangkerohan na yung ano, fish market nila. Naku, mag-enjoy kayo. At ang kanilang fruit, bagsakan din po ng prutas. Naku, napakamura. Overpass tayo kasi dito mas hunurin ang mga tao. Hindi pwedeng hindi sumunod. Ayan, thank you. Friendly po ang mga tao dito. Ayan, napakalinis po ng lugar nila. Davao City. Shout out pala kay Anyeza. Kay Kitchenes TV. Ayan. Sayang di kami nagpangabot dahil sa 16 pa daw ang dating nila. Araw ng Davao. Ayan o. Bawal magtinda diri. Bawal magtinda. Bawal magtapon ng basura. Binabusog po ako doon sa ano. Inalmusal namin prutas. Kumain po kami ng langka. Halos langka ang nagustuhan ko din. Tapos kumain pa po kami ng ano. Ayun, dito pala yung kanilang pinakabagsakan ng gulay. Yun pa doon, no? Sa loob, ang dami. Sayote, 5 pesos ang kilo. Bah. Ang mura ng ano. Sibuyas 100, Bombay. $20, 1/4, 1 kilo, 30. Mura yung kanilang repolyo nila. Ibang klase. Bebe, ano yung mga repolyo nila? Ha? Baka nila lagi. Ngayon ako nakakita ng ganitong repolyo. Ah. Tingnan, ano yung mga, ano pa eh? Ano? Parang burger, no? Oo, parang burger. Patatas nila dito ay malinis. Hinuhugasan talaga at binabrush pa. Kitang-kita naman. Oh. Merong mga ano, malinis ang patatas nila dito. Sarap na dahon ng ano. Sibuyas. Maniliit. Bye guys.
Ayun. Ang laki din po pala ng kanilang gulayan, ano? Ano, farmers market. Ha? Sibuyas. Nakarating na din ang mga sibuyas dito. Ayan. Laki din ang bagsakan nila, oh. Oo, may kainan din. Ayan, mga farmer, ha. Tingin-tingin tayo ng presyo. Mura, gulay. Repolyo nila, parang hamburger. Repolyo burger. Ayun pa, ayan pa, oh. Dito pa sa kabila. Parang ito naman ang kanilang tawag dito. Dito po dinadala yung mga truck, mga nagkikita-kita dito. Ayan, oh. Labasa. Ayan. Hindi siya, ano, parang paikot lang siya. Oo. Oo. Wala na, hanggang dyan. Ha? Basta pechay. Oo. Ba talaga ang repolyo dito, ha? First time ko nakakita ng repolyong ganito pa ang mga repolyo dito. Ganyan po ang repolyo talaga, no? Yan dito ba? Pag, oh. Kasi sa amin po ang repolyo pag ganun. Bilog. Bilog. Ah, ganito. Oo. Oh. Ganito ang repolyo. Kaya yung ganito mong repolyo ng bago. Ah. Tapos, yun yung repolyo ng Mindanao. Oh. Galing na. Kaya pala mura pa din. Mindanao na repolyo. Parang hamburger. Apo. Bagyo kasi, paublong, eh. Apo. Galing, thank you po. Ayun pala yun. 50 ng kilo. Repolyo ng Mindanao. Repolyo. Repolyo. Ayan, paikot siya. Ang kaibahan ng repolyo ng Mindanao sa repolyo ng Bagyo. Ngayon alam ko na. Another knowledge na naman. Magkano kaya ang ano dito? Tanong tayo. Magkano ang kilo ng onion leeks? Parang mura lang kasi ang dami ko nakikita, eh. Tanong tayo. Pagka 100 yan, 90 mura na yan. Magkano pa ang kilo? 85. Oh, mura. Barato. 120, 118 sibuyas. Gaganda na, oh. 120 lang. Uy! Eto. Imported, 130. Tawel, mas tawel! Oh, bebe. Eto ang masarap. Ano ito? Tawel. Pusa. Magkano yung pusa? 60? Ayun, lumiikot siya. Matama nga naman. Oo, tapos na andan yung mga ano, no? Sasakyan. Green na green ang mga sili dito.
Bitsu. Bitsu. Ano to? Atsal. Oh, gulay lang. Kaya doon pala, walang gaanong gulay na sa bangkeruhan. Madami hindi yung makanakaan. Ano lang, pero yung ano na, maliliit na lang na, ano. Ang gusto mo ng mas mura, sigurado dito ka. Tatabaan ng pusa dito ah. Peanuts. Pahit din sila ka. Puro din sila na yung asama. Kamatis oh. Malaki. Kamatis. Malaki oh. Ano daw kamatis? Hindi ko alam. 35 yata. Narinig ko. 80 lang ang kilo ng siling labuyo. Ayan oh. Wow. Repolyo ng Mindanao, flat. Siguro baka ganun ah. Lang naman papatungan may isa-isa yon para lang flat lang. Sa dami niyan. Oh. Order eh. Dito ko na ako nakakita ng pinakamalinis na patatas. Nililinis talaga pati ano. Malinis pa sa atin. Ang naghihilot. O yan po ang kanilang magsakan. At yan dito. Oo. Oh, oh. So yun nga. Oh, baka nasa prutasan. Pero singkamasis gulay, di ba? Tama ba? Bawat luto. Ayan. Oo naman. Pilipino naman, bebe. Hindi lang dito. I mean, Pilipino. May trahedya na, may kalamidad. Kangiti pa rin. Ito tinatanong mo bebe, di ba ano, ano po kasi to? Lugbati. Ah, lugbati. Sabi ko parang lugbati. Oo nga. Kala ko ano, thank you. Lugbati. Verde. Mukhang mahilig sa gulay ang mga tao dito din. Ah. Natatawa ako sa talbos ng kamote na tinanim ko na yung kamote. Pag gumaba na sa amin, verde na rin. Ayan. Tanlad, marami din pong mabibili dito. Dahil mahilig sila sa tanlad. Uy, ang ganda. Mushroom. Bulba. Yan ang ano, masarap yung sasaging. Marami yan din. Yan ang mushroom lang ano. Ang galing. Magkano kaya ang kilo? Hindi nga, tinatanong ko lang. Ano? Magkano po kilo sa... May lang ko nakakita na ano. Oo. Mahirap maghanap ng ganito. Ano po ito? Culture na ano? Yes sir. Magkano po? Pero sasaging meron din makukuha niyan, di ba? Meron sir. Pero yan kinukulture na. Kaya po sir. Pero yung punla niya sir, doon din galing. Doon din kukuha ko. Kasi pag yun lang mo, pwede binta kasi pa isa-isa lang. Oo, oh, totoo yan. So bali ito inalaga na. Pero walang ano to sir, walang binhi na. Walang nilagay. Ano binhi lang lang talaga, kukuha ka lang ng binhi. No? Pati yung binhi namin, steam lang siya. Walang anong. Ah, kayo na gumagawa ng binhi. Kami rin po sir. Oo, oh, galing ano. Tapos yan, pinapatubo ninyo sa mga ano din ng saging. Dahon ng saging sir. Ano yun? Tapos medyo madilim yun dapat. Binabasa namin ng isang araw, tapos itinatanong namin doon. Doon namin nilagay yung mga punla.
Tapos within 13 to 15 days, pwede na nganihin. Nagka-cultivate siya, sir. Nagkabalot ng silupin na ano, bagaan siya. Ha? Nagka-cultivate siya. Oo, magaan lang. Hindi man ito, hindi man ito pwede maarawan, sir. Galing nga. Galing nga. Sagol, mabilihan na, mabilihan. Pwede, pwede ganun ako, no? Pilihan na ako. Mama ko. Bulba, ayan o, bago to. Pare, ang luto nito. Gisahin, sir. O, laway. Kahit ano, saksoy. Oo nga, no? Halo, ano? Mas masarap po sa, ano, sir? Sa... Alog bati. Sa ibang klaseng mas mo ito. Oyster mushroom. Kaso nga lang, mas perishable kaysa doon. Di, mas... Kaunti ang nagko-culture nito, gawa ng mas ano kasi yung oyster eh, mas matagal nga ano, no? Tapos ginagawa nilang chicharon din yun. Kaunti man lang ano yun, sir? Kaunti man lang yung lumibili. Pero mas masarap ito. Ito yung hinahanap. Kaso nga lang, mas perishable ito. Mahirap i-culture kasi ito. Madali lang eh. Madali lang sa inyo. Pero yung iba... Hindi, madali lang. May mga paraan naman na sa bahay lang. Yung mga sira na ano, yung mga... tawag dito tray, kagaya niyan. Yan nilalagay yung... Kasi yung sa oyster, binabalot sa plastic, di ba? Yes, sir. Hanging man yun, sir. Saka indoor. Indoor. Ito, outdoor to, sir. Ah, outdoor to? Kasi pa isa-isa lang sa saging, makikita yan eh. Tapos nililinis pa. Oo nga. Galing ka pa kasi yung Pampanga. Ugasa na lang, slice. Tapos pwede na lutoy. Biyahe po kasi kami. Oh, galing pa kami ng Pampanga. Meron nagpapasyal lang kami. Dami dito, 25 kilos. Dinadala naman nila, sir. May ilang araw din kasi tinatagal niyan. 25 minutes naman kasi yung... Aeroplano. Hindi, mas mahilang kainan, sir. Kung bilhin mo, lutuin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Mas masarap pa na. Pero pwede siya ma-preserve. Ilagay mo sa rep. Kasi lang, nga lang, mas... Mas maano. Iba na yung lasa nila kami. Ayun, no? Salamat, salamat ng marami. Galing, ganda. O yun, no? Ang kanilang mushroom, nakapag-interview pa tayo tuloy. Bulba. Bulba. Tawag doon. Sila na pala gumagawa. Ang galing, ha? Ang kanilang fruits and vegetables. Pupunta na naman tayo sa prutas. Ayan dito, naka-chop na yung ano, ubod. Ngayon lang po ako nakakita ng tindahan po ng ano, ang lalaki ng ubod ng nyug. Ayan, papunta na naman tayo ng prutasan. Sa kabila naman prutasan, tapos sa kabila, bangkirohan na. Magkakadikit lang po siya. So ayan mga farmer, maikli lang ating vlog ngayon at least naikutan din natin ang gulayan section ng Davao City, yung pinakabagsakan po nila. At nakita natin ang kaibahan ng repolyo, ayan, nakakatuwa. Kasi may bago na naman tayong nalaman na ang repolyo ng Mindanao pala ay flat compare sa repolyo ng Baguio. So ayan, hanggang dito na lang po, maraming maraming salamat at magandang buhay!